paano i-distribute ang mga lupa o paano didesisyonan kung sino ang makakakuha ng kaninong bahay. Ito ay base sa isang fascinating point kasi sa ngayon, ang bahay ay base sa pagkakaroon mo ng pera na ibig sabihin, ilang katulong ang kaya mong bilhin para mag-work for you at linisin ang mga dumi mo. Sa equal money system, walang slaves, walang katulong na maglilinis ng iyong bahay. So, ikaw ang maglilinis ng iyong bahay. At dahil dito, maaaring gustuhin mo ng bahay na kaya mong linisin. Pag meron kang bahay na madumi o hindi mo nililinis, merong tinatawag na intervention. Dahil nagiging health risk ka sa iyong mga kapitbahay. At dahil sa prinsipyo ng love thy neighbor as thyself, mag-i-intervene kami sa lahat ng oras para suportahan ang mga kapitbahay mo. At makasiguro na walang nagpo-pose ng risk sa ibang tao. Sa bawat tao. Sa anumang stage nito. Itong pagbabago sa slavery at walang slaves, walang taong magkakaroon ng slaves sa sistema na to. Magkakaroon tayo ng kukonting space o liliit ang mga bahay dahil dito. At yung mga malalaking bahay, maaaring maging parang isang commune style ng pamumuhay kung saan yung mga kabataan na hindi pa nagdedesisyon na magkaroon sila ng sarili nilang bahay at mamuhay magkakasama. At dahil isang grupo ito, silang lahat ay pwedeng mag-manage ng bahay at pwedeng maglinis nito. Na isa-isa sa kanila ay bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng chance ang maglinis nito at maging responsable
Parang similar ito sa kung paano ang mga estudyante ngayon ay namumuhay. So, sa distribution ng ng lupa at property, ito ay didesisyonan mo. At ikaw din ang magdidesisyon kung anong klaseng trabaho o gaano karaming oras ka magtatrabaho. Depende sa size ng bahay mo na kaya mong pangalagaan. So, ma-expect natin na ang mga bahay, ang mga size ng bahay ay liliit. At magiging practical at functional para suportahan ang pamilya na titira dito. Ang rason nito ay nakakaaliw. Ang rason dito ay nakakaaliw dahil wala nang magkakaroon ng katulong o slaves para sumunod-sunod o sumunod at maging slave ng mga mayayaman. So kung ikaw ay merong slave o katulong na naglilinis ng iyong bahay currently, ikaw ay part ng elite o ng mayayaman at ang iyong buhay ay magkakaroon ng pagbabago sa equal money system. Maraming pagbabago ang pwede mong ma-expect. Siguro, makakabuting magsimula ka na ngayon. So, to find out more, para malaman mo pang iba pang cutting edge na mga development dito sa bagong sistema, Equal Money, basahin mo ang blog books dito, www.equalmoney.org.